ka, chef. Sabayan niyo ako. Gagawa ako ng hapunan namin na pork tonkatsu. Ito ang aking pork chop. May buto lang nga siya, pero hindi na natin tatanggalin yung buto. Ang balat na lang ang tatanggalin natin. So, ito ang aking mga ingredients. Pork chop, flour, egg, breadcrumbs, at saka mantika. So, lalagyan natin itong chopping board ng plastic para hindi siya magtatalsik kasi pit-pit natin ito siya. Para magiging tender ang laman. Tatanggalin natin ang kanyang balat. Kasi pag ipa-fry mo ito, matigas kasi itong balat eh. Para walang sabit pag kumain. Tapos, isa tatlo lang ito guys, kasi tatlo lang man kaming kakain. Hindi naman din mahilig sa pork ang papa namin. So, dahil may tatlo akong pork chop, gagawin ko na ito. Tapos siya natanggalan. Kaya natin ito siya hugasan kasi nahugasan na ito siya para hindi siya basa mamaya. Pwede naman siya, hindi na siya pipit-pitin, pero ako mas gusto ko siya na nakapit-pit siya para tender ang kanyang laman. Yan. Mayroon akong mallet. Ganun lang. Medyo maingay. Yan. Para mamaya kapag fry mo siya, so, ilagay mo dyan muna sa tabi. Tapos yung isa, medyo makapal ang kanyang taba. Ibawasan ko. Kasi kami lang man din ang kakain. Siguro hindi ko na ito isalit ang isang taba. Kasi magagamit yan sa ibang ano, pag mayroon akong lulutuin, nakailangan ang pork fat. Ang gagamit ko yan. Ano ba ang taba? Ang kapal ng taba niya. Ito sa isa, okay lang to kasi mahilig naman sa taba yung aking binata. Pipitin din natin to. Ang pangit din kasi itong plastic na nabili ko, hindi siya masyadong madikit. Kaya pag putulin mo, magkukumpres siya. Ayan. Ang isa.
Walang taba. Ayan, sa chopping board pala, kailangan talaga kapag meat, meat ang gamit. Kaso, nung time na nag-chop-chop ako sa tabo, sa manok na aking dibon, ang nagamit ko is yung blue, yung pang fish kasi, ito kasi, binabad ko to na sundrox. Kasi naman tsahan siya ng carrots dahil hindi pa kompleto kasi ang aking mga chopping board. Pag may pira ako, order ako. Ito na siya, napit-pit na siya. So, ang ating egg. Dito kasi naka-steady lang tong camera ko, kaya ang aking mga ingredients na ang itututok ko. Nalagyan natin ng salt and pepper. Masok natin. Salt and pepper natin itong itlog. Ayan. Tapos i-deep fry natin. Tapos, ito namang ating meat. Anghingin natin siya ng salt and pepper. Pinch lang natin siya ng salt and pepper. The bell icon to be updated in our next video. Maglagay na tayo ng frying pan. So, ito ang first yung i-coat natin siya sa flour. Yan. So, dry na siya kasi hindi na siya naano sa tubig. Tapos i-coat naman natin siya ng sunod natin yung egg. Ito yung sunod, itlog. Tapos sa egg, kasi gusto ko makita breadcrumbs. May una ang flour, sunod ang egg, sunod si breadcrumbs para crispy siya kapag maluto. So ang purpose ng kung bakit ko siya tinitinder, bakit ko siya pinupukpok, para magfo-flat, para mabilis maluto at mag-absorb yung init sa loob ng meat. Ayan, init na yung ating kawali. Nalagay na natin yung ating mantika. Mainit na ang ating mantika. So, ilagay na natin ang ating pork tonkatsu. Ang lapad, ang laki. Yan!
Low fire lang siya. Mahina lang ang apoy para hindi siya mabibigla. Tapos, maluktarin natin. Malaki. Wow! So, the same procedure din tong pangalawa. Kung paano ginawa itong pinakauna, ganun din yung pangalawa at yung pangatlo. Sana nagusto na niyo itong video na to. Kasi marami kasi nagre-request sa akin, mga ka-chef, na gusto nila yung magalit lang daw, gayahin. So, simple lang to. Kung sa Bisaya pa to, prito. Prito ba na baboy ba? Maganda lang pakinggan pag yung tungkatso. Comfortable na ako dito sa aking glove kasi fit na siya sa aking kamay. Noon ako kasi nadali, maluwag. Pangit. Lumabas ng kanyang niyang dugo. Sa buto. Baliktarin natin. Yan. Pag gusto nyo itong gayahin, madali lang ito gagayahin. Ang kanyang ingredients lang, salt and pepper, flour, yun ang pinaka first coat, and then egg, sunod ang breadcrumbs. Tapos ipofry siya, ay golden brown. Tingnan-tingnan lang siya, baka nasunog. Sayang naman kung nasunog. Golden brown na siya. Mayroon tayo ditong tissue. Nalagyan natin ng tissue ang bowl para pang-absorb sa mantika. Ayan. Ito yung una ko nanuto. Hindi ko kasi siya binigla sa apoy para hindi siya masunog. Nito na siya. Natanggalin na natin. Dito natin sa lasakong sa tissue para mag-absorb sa tissue. Tapos natanggalin natin itong mga breadcrumbs na nahalo sa mantika. Nang sa ganun, pag inunod yung pangalawa, kasi masusunog na ito eh. So, isunod natin yung pangalawang
pork chop, tonkacho, pork tonkacho. Ayan. Para más flat, para más pantal. Pag lumubo siya sa ilan, sa gitna, hindi siya mag-brown. Ito na yung pangalawa, medyo brown na siya. So, medyo tuyo na yung isa kasi na-absorb na ng tissue ang mantika. Crunchy na siya. So, tatanggalin natin itong pangalawa. Ayun, lato na din siya. Ayan. Lagay naman natin ang pangatlong pork chop. Naliktarin na natin. Alalay lang siya sa apoy. Ito na ang pangatlo. Malapit na din siya maluto. Kung napapansin niyo mga ka-chef, na-dry na siya. Gawa ng ang mantika, in-absorb na sa tissue. Yung kagandahan kapag may pinatry kayo, kahit anong klaseng niluluto niyo na may mantika o pinadaan sa prito, ayan, ipatong niyo siya ng tissue para i-absorb siya sa tissue ng mantika. Ito na. I-slice na natin. Binash ko na yung gloves ko. Maganda kasi yung gloves na ganito. Fit sa kamay para makakagawa ka talaga sa mga dapat mong gawin. So, gayatin ko na. Putulin ko muna dito kasi super laki siya. So, ganun lang pagayat ko. Lagay siya dyan sa plate. Ito naman kasi taba ito eh. Masyado kasi siyang mahaba kapag i-dugtong. Malutong siya. Tumutunog. Malutong. Masarap siya. Try nyo to. Ito na, nasa plate. So, ang susunod kong gagawin, mayroon man akong veggies dito na
kalahating cabbage. So, may mga tira-tira akong gulay. May cabbage ako, mayroon din akong carrot. So, gagawa na lang tayo ng pa-partner na veggies. Shredded. Tapos, pwede man to siya fresh, kaya lang. Dahil ang sitwasyon ngayon, yung virus, kaya maganda yung madaan siya sa init. So, isuti lang natin siya ng kunting sesame oil. Para may partner lang yung ating pork tongkatsu. Tapos, gagawa tayo ng sauce. Yung sauce na afford naman sa kung ano lang yun nandoon sa kung ano lang yun nandito sa loob ng bahay. Kasi yung may mga nagre-request sa akin, gusto raw nila yung hindi raw magastos, yung madali raw gayahin. Kaya ito mga ka-chef, kung mayroon kayong pork chop, kung nagsawa na sa prito na, pritong natural lang, ito, lalagyan nyo ng flavor. I-coat na siya ng flour at saka egg and breadcrumbs. Nang sa ganon, maiba naman ang panglasa nating Pinoy. Ubusin ko na itong carrots para madami-dami naman kasi ito lang man yun ang gulay din. Mayroon siyang partner. Ito seeded garlic naman ako. Ito na lang pala. Para lang may lasa. Ano? Smell masarap. Para i-blanch lang natin yung ating padaan lang natin siya sa ano guys. Kasi alam mo naman ang sitwasyon niya yun. Wala namang ibang pangkalasa sa akin, kundi salt and pepper lang. Wala na yan siyang onion, garlic lang. At least, madaan siya sa apoy. Mga half cook lang din siya.
May hapunan na kami. Kwartong kacho with veggies. Gagawaan ko siya ng sauce. Simple lang yung sauce na gagawin ko. Pag-mix ko lang yung ketchup, mayonnaise, and then seasoning, lemon garin. Yan, para masarap. Okay na siya. Ito na. Langit na lang itong ma-over. Madali lang ito gayahin. Yun lang. Pag-mix lang yung mga halo-halo na mayonnaise, ketchup. Bigyan natin siya ng seasoning. Lay in pirin. Mix lang natin siya. Yung aking sauce. Nagulubat na kasi yung cellphone. Ito na ang pork tonkatsu. Lagay na ako sa plate. Yung aking winata, lalagyan ko na siya. Hirig na siya ito sa taba. Lagay ako sa plate. Ipag-plate ko yung aking winata. Lalagyan natin siya ng sauce. Yan ang aking pork tonkatsu. Naka-plate na siya.